Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, huwag maging balat si Buyas. Ito ang buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kaugnay ng paghahain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng reklamong grave threat sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Paalala rin ni Representative Duterte, hindi dapat gamitin ng mga nasa serbisyo publiko ang karapatang magsumite ng reklamo laban sa sino man sa korte para patahimikin ang mga kritiko. Hinalimbawa ng mambabatas ang anyay mas malalang kritisismong natanggap ng kanyang ama noong pangulo pa ito, ngunit hindi kailanman ito nagsampa ng kaso laban sa sino man. Hindi umano rin dapat ikabahala ni Castro ang mga sinabi ng dating pangulo at huwag magtago sa anyay karapatan na ipinaglalaban. Panawagan pa nito, itigil na ang kadramahan at pagpapamedya. Kahapon, nang magsampa ng reklamo si Castro laban sa nakatatandang Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office sa paglabag nito sa Article 232 of the Revised Penal Code matapos umanong pagbantaan ng dating Pangulo ang buhay ng mambabatas sa isang panayam sa telebisyon. Ilang gamit pandigma na sinasabing pagmamayari ng New People's Army o NPA ang nadiskubre ng pinagsamang puwersa ng pulisya at militar sa Ilagan, Isabela. Sa tulong ng isang alias Maine na dating rebelde sa ilalim ng Komiteng Probinsya Isabela na tunto ng armed cache sa Barangay Villa Imelda, dito ay narecover ang apat na rifle grenade, isang shotgun na naglalaman ng tatlong bala, 16 na piraso ng 5.6 live ammunition, 5 piraso ng bala ng 7.62 ammunition, 15 piraso ng basyo ng 5.56 at 7.62 na mga bala, 2 improvised explosive device o IED, isang MK2 grenade hand fragmentation at bandila ng NPA. Dinala na sa kampo ng 201st Regional Mobile Force Battalion ang mga natuklasang war materials para sa gagawing dokumentasyon at wastong disposisyon. Nagbabala ang ilang mga senador sa posibleng panganib kung sakaling itutuloy pa ang reclamation projects sa Manila Bay. Sa pagdinig sa Senado nitong Martes, October 25, nagpaabot ng pagkabahala si Senator Cynthia Villar na baka lumubog ang Metro Manila kung hindi pipigilan ang nasabing proyekto. Ginawang halimbawa pa ni Villar ang nangyari sa Jakarta, Indonesia na isinailalim ito sa alarming rate dahil sa over-extraction sa groundwaters nito. Kaya naman panawagan ng senador sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na pag-aralang mabuti ang proyekto bago payagan at bigyan ng permit ang mga ito. Matatanda ang Agosto nitong taon nang suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 22 reclamation projects sa Manila Bay upang imbestigahan sa environmental compliances ng mga ito. Binuksan na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang online precinct finder website para sa October 30, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ayon sa kanilang anunsyo kahapon. Sa pamamagitan nito, maaari nang mahanap ng rehistradong botante ang kanilang polling place at precinct number na itinakda sa araw ng halalan. Hihingin lamang ng nasabing website sa botante ang mga personal na detalye gaya ng pangalan, araw ng kapanganakan at petsa kung kailan ito nagparehistro. Batay din sa website, sakaling maka-encounter ng problema tulad ng inactive status, ipagbigay alam lamang sa local COMELEC office sa pamamagitan ng email upang maresolba ito bago sumapit ang araw ng eleksyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.